Hello guys! Welcome back to my channel, Grace and Stones. Sharing is caring. Kaya ngayon ay mag-share ulit ako sa inyo ng isang kaalaman tungkol naman dito sa ating sinasabi na analytics. Madalas kong sinasabi na ang analytics ay ang mukha ng ating channel. So, napakahalaga sa atin na alamin natin kung ano ang kalagayan ng ating analytics sa YouTube channel natin. Dito natin aralin, dito natin i-analyze yung nangyayari sa ating channel para makita natin dito kung kailangan natin mag-improve, kung ano yung mga bagay na dapat nating i-improve. So guys, unang-una, makikita natin ang analytics sa YouTube studio natin. Puntahan natin ang YouTube studio natin. So sa dashboard, makikita mo doon ang analytics. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba ang makikita natin dito sa analytics? Unang-una, andyan yung overview. And then, meron dyan yung reach. Yung reach na hindi mayaman. Ipapaliwanag natin as we go on. Meron dyan yung audience. Meron dyan yung engagement. At nandyan din yung revenue. Na doon sa parte na tinatawag na reach. Ito yung total number of people who have seen your ads or your content. Ito yung bilang ng mga tao na nakapanood ng iyong content. Yun ang tinatawag nating reach. At nanood sa mga ads mo kapag monetized channel ka na. So yun ang reach. Ano ang pagkakaiba nila sa impressions? Yung impression ay yung number of times, kung ilang beses ipinakita sa screen o ipinakita sa platform ni YouTube yung mga videos mo. So yun ang impression. So diyan papasok yung click through rate na sinasabi. Ano ba ito? Kung ilang beses pinanood yung video mo or i-click yung mga videos mo, mga uploads mo, dahil naman sa thumbnails. So mahalaga yung thumbnails sa mga videos natin. Nakaka-attract ito ng mga viewers natin. May mga dapat kang isaalang-ala sa paggawa ng iyong mga thumbnails. Dapat na ito ay readable. Dapat ito ay may consistent na kulay. Dapat na nagpapaganda sa background ng iyong channel. So, napakahalaga ang thumbnails talaga. So, sa engagement naman, ang engagement makikita mo din dito sa analytics mo. Kung paano nag-i-engage sa'yo yung mga audience mo. Gaano sila nagtatagal sa panunood ng mga videos mo. So, nagre-reflect dyan sa ating analytics. Yung view duration. Halimbawa, naka-livestream ka o yung mga uploads ka mo. Halimbawa, meron kang 10 minutes na video. Makikita mo doon kung ilang minutos nagtatagal yung nanood doon sa video mo. So, hindi magsisinungaling si analytics. Maliban na lang kung minamanipulate mo talaga yung channel mo at may ginagawa kang mga hindi maganda sa channel mo para lang ma-increase yung numbers ng subscribers mo. Yan yung sub for sub. Sa engagement, kung gaano nagtatagal yung mga viewers mo na manood sa'yo, kung interesting yung topic mo every time na mag-livestream ka, kung interesting yung mga content mo, makikita mo dyan talaga sa analytics mo yung average view duration na ibinibigay ng mga viewers natin. Audience. Ano ang sinasabi ng analytics natin sa audience? Diyan magre-reflect din yung edad ng mga nanonood sa'yo. Analyze mo dyan kung ano yung content na pwede mong ibigay base sa age level ng mga audience mo. So, napakahalaga din na madapat natin i-analyze ang mga audience natin.
sa audience din, makikita mo dito, may bagong scheme ng analytics natin about audience. Meron na dyan yung returning viewers, new viewers, at unique viewers mo. Andyan yung tinatawag na returning viewers. Halimbawa, may mga subscribers ka. Dumaan ka sa sub for sub. Ako nga eh, 2,000 mahigit ang subscribers ko. And then, nakita ko dito sa analytics ko, yung bumalik returning viewers ko is nasa 500 plus lang. Mantakin mo, kung mahigit 2,000 subscribers meron ako. Pero ang returning viewers ko is nasa 500 plus lang yung mo dyan sa analytics mo. And then may mga new viewers. So, makikita mo dyan kung ilang porsyento yung mga baguhan. And then, yung unique viewers mo, ibig sabihin yung hindi nag-subscribe sa'yo, mga nanonood lang dahil nakita nila yung thumbnails mo, mga parang passers-by, yung mga one-time, mga ganun. Kaya, napakahalaga na maaral natin yung analytics natin. Kaya, kung meron kang unique viewers, meron kang new viewers, kailangan na ma-convert natin sila sa tinatawag na returning viewers. Ibig sabihin, dapat ma-convince mo yung new viewers mo, yung mga unique viewers mo na bumalik at manood ulit sa mga videos mo. So, sa analytics, makikita mo yan. Maaaral mo yan dyan sa analytics natin. Revenue. Sa mga monetized channel, dito rin sa analytics, makikita mo din kung magkano yung kinikita ng iyong channel. So, napakahalaga na malaman natin talaga nangyayari sa channel natin sa pamamagitan ng pag-analyze natin sa analytics natin. Meron din diyang part sa analytics natin, ang discovery, yung traffic source, kung saan nanggagaling yung mga viewers mo. Meron diyan tinatawag na nanggagaling sa external source. Yung halimbawa, isinishare mo yung mga videos mo sa mga social media accounts mo, Facebook, Twitter, Instagram. So yun ay mga external sources at mga third party din. And then meron din diyang tinatawag na browse feature, yung nag-browse talaga or yung mga subscribers mo na bumabalik sa'yo. Doon, channel pages, kapag may mga pages kayo, kapag may mga nag-share sa mga videos ninyo, sa mga kanilang mga channels. YouTube search, yung talagang sinesearch nila yung katulad ng paggamit ng mga searchable titles. Cooking ka, napakaganda na mag-umpisa ka sa how to cook paella, how to cook adobo, or paano magluto ng sinigang. So yan ang dapat na titles ng mga ay sa cooking. Napakahalaga din na bigyan natin ng pansin ang bagay na ito. Kapag naman ang nagpapakita doon sa traffic source mo ay number one is playlist, ibig sabihin ito yung mga gumagamit ng watch to watch, nakikipag watch to watch sila, gumagamit lang sila ng playlist para may manood sa kanilang mga videos. So kapag yan ang number one na traffic source mo, siguro mas mainam na gumawa ka na lang ng quality content na gugustuhan ng ating mga viewers. So, dyan sa analytics natin, magre-reflect talaga ang lahat ng mga ginagawa natin. Hindi magsisinungaling si analytics kung ginagawa mo rin yung best mo para mapaganda yung channel mo. Kaya nga, ang analytics ay palagi kong sinasabi na ito ang mukha ng ating channel. So, kapag nagustuhan mo ang ating topic ngayon, nagkaroon ka ng information or new learnings, please don't forget to like, share, and subscribe. Yung palagi kong sinasabi,
we can be somebody, not just nobody. Adios!